sa seguridad, yan daw ang pangunahing dahilan kaya gumamit ng chopper si Pangulong Bongbong Marcos nang dumalo sa concert ng bandang Coldplay nitong weekend. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Maraming celebrities ang dumalo sa Coldplay concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan noong Biyernes at Sabado. Pero pinakasikat na marahil si Pangulong Bongbong Marcos. Spotted si PBBM sa day 1 ng Coldplay concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan itong Biyernes ng gabi, bagay na kinumpirma naman ng palasyo. Kaya lang kahit nasa concert, tila hindi nakaligtas sa issue si PBBM. Mismong si Coldplay vocalist Chris Martin kasi may comment sa matinding traffic. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. You know, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So... Kita naman ang tila nahihiyang reaksyon ng Pangulo. Sa dito naman ng concert, may kinompost ng kanta ang bokalista. There's only really one thing that remains. The traffic in Manila is completely insane. Wala namang komento ang palasyo tungkol dito, pero hindi lang traffic ang umani ng pagbatikos dyan. Ilang social media user din kasi ang nagpost ng picture ni PBBM na bumababa sa presidential chopper nang manood ng concert. Kaagad na dumepensa ang presidential security group kaugnay nito. Ayon kay PSG Commander Major General Nelson Morales, nagdesisyon sila na mag-chopper ang Pangulo papunta sa concert para matiyak ang seguridad nito. Hindi raw kasi nila inaasahan ang buhol-buhol na traffic dahil sa pagdagsa ng nasa 40,000 concert-goers. Umaasa raw ang PSG sa patuloy na pagsuporta ng publiko para sa pagtitiyak ng kaligtasan ni PBBM. Pero sa kabila ng mga yan, na-enjoy pa rin ng First Family ang concert. Ipinost pa nga yan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang bunsong si Vinny at syempre si PBBM. Sa kabila naman ng mga issue, mukhang nag-enjoy pa rin naman kahit papano ang Coldplay dito sa bansa. Sa bagay, kung sumabay din kasi ang Pangulo sa mga nagsisibiyahe sa NLEX noong Biyernes, malamang naging mas matindi pa ang traffic. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.